Magandang umaga sa ating mga lahat. Tayo po ay nasa 2 John. Isang chapter lang po ito. Pag-aaralan po natin ito ngayong family worship. Sige, basahin ko lang muna, no, yung buong talata. Sabi po dito, sa chapter, ano lang pala tayo, chapter 1 verses 1 to 10. The elder to the elect lady and her children, whom I love in truth. And not only I, but also who know the truth, because of the truth that abides in us and will be with us forever. Grace, mercy, and peace will be with us from God the Father and from Christ Jesus, from Jesus Christ the Father's Son, in truth and love. I rejoice greatly to find some of your children walking in the truth, just as we were commanded by the Father. And now I ask you, dear lady, not as though I were writing you a new commandment, but the one we have had from the beginning, that we love one another. And this is love, that we walk according to his commandments. This is the commandment, just as you have heard from the beginning, so that you should walk in it. For many deceivers have gone out into the world, those who do not confess the coming of Jesus Christ in the flesh. Such a one is the deceiver and the antichrist. Watch yourselves, so that you may not lose what we have worked for, but may win all reward. Everyone who goes on ahead and does not abide in the teaching of Christ does not have God. Whoever abides in the teaching has both the Father and the Son. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house or give him any greeting, for whoever greets him takes part in his wickedness. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. First off, yung chapter 1 verses 1 to 3 ay salutation o greeting, no? Ito ay patungkol sa mga direktiba na iniwan ni Juan sa mga kapatiran sa pamagitan ng elect lady. Ngayon, yung elect lady and her children, some understood that as a literal woman with children, isang family. Another is, nababanggit na kadalasan, yung lady ay yung, or elect lady and her children ay patungkol naman sa simbahan. Either way, both are applicable in its context kasi itong epistle na ito, isa sa pinakamaikling chapter or book na nasa Biblia ay tinatawag na Catholic Epistle. Sabi Catholic Epistle, hindi ito yung Romano-Katoliko na nakasanayan nating malaman. No? Pero, kumbaga, it is a general epistle for all the churches. So, whether mabasa ito ng taga-Corinto, mabasa ng taga-ibang church at the time, at sa panahon natin ngayon, we can own it na ito'y sinasabi sa atin ni Juan. As a personal message to us. Pero yun, may immediate context na plausible na yung babae nga na binabanggit, the elect lady, ay yung mga anak at tungkol sa kanya to. So verse 1, the elder to the elect lady and her children, whom I love in truth, and not only I, but also who know the truth, because of the truth that abides in us will be with us forever. Ang ganda ng salutation, no, ni John, umpisa pa lang, ano na agad, may assurance na yung katotohanan na nasa inyo at ito yung nananatili sa inyo, nananatili sa atin magpakailanman. Ito yung ina-address ni John sa unang epistle, yung truth of love and yung katotohanan na tayo yung nag-aabay kay Christ. And dito sa 1 John, binibigyan niya agad ng assurance. Parang ganun din sa 2 John, binibigyan niya agad ng assurance. Parang sa 1 John din, pero mas nilatag niya doon, hindi lang tayo na kay Kristo, hindi lang tayo inibig, hindi lang tayo nasa katotohanan, nasa liwanag, Christ propitiated for our sins. At siya nagpatawad sa ating mga kasalanan, no? Nagligtas sa ating kasalanan. Verse 3, grace, mercy, and peace will be with us from God the Father and from Jesus Christ the Father, Son, in truth and love. Nakatawa na inclusive. Kanina sinabi niya, because of the truth that abides in us and will be with us forever. Yung grace and mercy and peace will be with us. Laging inclusive. So, dito, makita natin, kaya nasasabi ng ibang scholars na ito ay patungkol sa simbahan kasi ini-include ni John yung sarili niya. No? Catholic Epistle, meaning lahat tayo dito ay ina-assure
lahat tayo ay involved sa graces ng Panginoon at sa mercy niya, sa kapayapaan niya. And verse 4, andito na yung sinabi niya, I rejoice greatly to find some of your children walking in the truth just as we were commanded by the Father. Ito naman yung part na nagsasabi na una, yung technical part na, oh, totoong tao yan kasi children eh. Totoong babae ito na tinutukoy kasi merong mga children siya na believer at meron ding hindi. As kung church ito, dapat lahat believer. No? So, kaya hindi natin tinatanggal yung immediate context or yung understanding na maaring ito talaga ay totoong babae, tao na tinutukoy ni Juan. And sa pagpapatuloy natin, sabi dito, I rejoice greatly to find some of your children na nagpapatuloy sa paglakad sa katotohanan as we were commanded by the Father. In chapter, in 1 John, nabanggit na ito, yung commandment, at nireiterate na dito. And sa verse 5, and now I ask you, dear lady, not as though I were writing you a new commandment, but the one we have had from the beginning, that we love one another. Ganun din yung tema, ganun din sinasabi. So, gusto kong i-point out dito, bakit i-reiterate ni John yung commandment. Kasi nga, specifically, iba yung pinatutungkulan niya doon sa first epistle, at ito ay para sa specific people, or yung flip side, general, for everyone. No, may thinking siguro nung ito'y sinulat ni John na maaaring itong letter na ito or yung naunang letter, whichever, ay hindi makarating sa lahat. Pero sa biyaya ng Diyos, nakarating sa lahat, na makita natin yung consistency ng una, consistency ng issues na hinaharap ni John from many, from different churches, different locations. Merong laging may antichrist, merong false teachers, may false teachings, and also consistent din yung assurance na binibigay niya. Hindi nagbabago yung wala double standard, kumbaga. Kung ano yung treatment niya sa epistle number 1, ganun din treatment niya sa epistle number 2, and so on. So, gusto kong tignan muna natin dito yung walking in the truth, just as we were commanded by the Father. We are to walk in truth, in love, no, lumakad. In verse 6, and this is the love that we walk according to His commandments. And this is the commandment, just as you have heard from the beginning, so that you walk in it. 3 times halos, no? Tama ba? 3 times? Binilang ko eh. Ginamit yung word na walk. Yung walking is very easy. Basic yan sa isang tao. Sa physiological makeup natin, tayo lang yung nilalang na nakakalakad ng upright. At very natural sa isang tao lumakad. So bakit siya ginamit na instruction kung natural ito sa atin? So ini-expect sa atin na kung tayo ay magmamahal at lalakad sa katotohanan, it should be natural to us. That's one thing. Second, walking is a very simple and very basic movement ng tao. Pero may nakita tayo dito na hindi lang ito simple, but there is this idea of continuity, consistency. Diba? Sa paglalakad, may continuance. Walk in love. May action, ginagawa ito. Hindi sinabing stride or run in love or crawl in love. Bakit walk? Because ito yung path, yung nilalakaran natin. Kung meron tayong pupuntahan, kung meron tayong, di ba sa atin mga Pilipino, saan ang lakad mo? So kapag tatanungin tayo mga Kristiyano, anong lakad mo? So yung lakad, yung walking, it talks about yung pakay. Pinag-uusapan natin dyan yung objective, trajectory, yung, ang tawag doon, yung kagustuhan, yung desire. Eh yun ay para sundin ang kalooban ng Diyos, to walk in truth and in love. So sabi dito, gawin nyo, walk in love, walk in truth, walk in love. Gumawin nyo yung commandments, and ang commandment, mahalin ang isa't isa. In verse 7, sinabi kung bakit. For many deceivers have gone out into the world,
Nabanggit na to sa unang epistle niya, sa 1 John 2:18. Sabi dito, sa John pala, "So the Jews said to him, 'What sign do you show us for doing these things?' Jesus answered," mali yung aking pindot. Ayan. Punta tayo sa 1 John chapter 2, verse 18. Sabi dito, "Children, it is the last hour, and as you have heard that Antichrist is coming, so now many Antichrists have come. Therefore, we know that this is the last hour." So, panahon na nila yun, end times na, last hour na. Sa second epistle niya, consistent pa rin yung warning, "This is the last hour, may Antichrist." So, very consistent yung sinasabi niya kung bakit we should walk in love, walk in truth, because walking in truth, in love, in Christ, is preventing us from believing the lies. Yung huwag tayong malihis. Sabi dito sa verse 7, "For many deceivers have gone out into the world, those who do not confess the coming of Christ, Jesus Christ in the flesh. Such a one is the deceiver and the antichrist." Another heresy na binabattle dito is yung docetism nga. Part nun is naniniwala sila that Jesus Christ resurrected but not in a physical form. Spirit na lang, phantom na lang. Maraming facet yun. Hindi rin sila, iba na hindi naniniwala na si Christ ay nagkatawang tao talaga. So therefore, pag nung namatay siya, it was just a phantom. Nung na-resurrect siya, it was just a phantom. It's just a spirit or hindi talaga siya flesh. So, yun ang binabattle dito ni John. At sa panahon natin ngayon, hindi na bago yan. Mas nag-worsen pa. Magsasabi na si Kristo ay hindi Diyos. Pag sinabi mo si Kristo ay hindi Diyos, sinasabi mo rin hindi nagkatawang tao si Kristo. Bakit? Para magkatawang tao siya, ano siya dati? Meron siyang pinanggalingan. Diba? Ano yung pinanggalingan niya? Diyos. Never nawala ang pagka-Diyos niya. Hindi nawala yung pagka-Diyos niya. So, nung nagkatawang tao siya at nung nag-resurrect siya, hindi na rin naglaho na yung physical form niya. Nandoon na yung glorified body. So, he's both God and man. He's 100% God, 100% man. Truly God, truly man. Fully God, fully man. So, yun ang pinaniniwalaan natin. So, sabi dito, verse 8, "Watch yourselves so that you may not lose what you have worked for." Bantayan yung sarili nyo. Sa Galatians chapter 3, verse 4, "Did you suffer so many things in vain, if indeed it was in vain?" Isipin mo yung pinagpaguran, maaaring yung iba na persecute na dahil sa belief nila, tapos eventually, magpo-fall away sila because of these false teachings. So sad. Diba? It only proves na hindi sila mananampalataya. And that's a tragedy. Sa Hebrews 10:35, "Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward." Huwag niyo itapon yung confidence niyo kay Kristo. Na ang confidence natin, nakabase sa kanyang pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay. Na ito ay nagre-require ng physical form or physical pagkakatawang tao ni Kristo Jesus. So, kailangan, sabi, bantayan ang mga sarili natin na hindi mawala pinagpaguran nila. Sa ibang manuscripts that you have worked for, nalala ko yung sa chapter 1 ng 1 John, "that our joy," sa iba naman, "that your joy should be complete." That is the completeness na makita mo na nanatili ka sa pananampalataya, hindi ka tumatalikod sa mga aral, at ginagawa mo, you're walking in truth, hindi lang in truth, but in love. Hindi lang sa katotohanan, hindi lang doktrina, hindi lang ito patungkol sa teorya o sa mga kaalaman natin sa isipan. It's not just about the knowledge, but it's about the application of what we've learned in love. Maipadama natin yung pag-ibig. So, dapat magkasama yon. Mawala ang isa doon, maliligaw talaga tayo. Sabi dito sa verse 8b, "but may win full reward," win a full reward, "so that your joy may be complete."
mapanalunan natin yung buong reward ng Panginoon, which is, ano yung reward sa atin? Buhay na walang hanggan, the eternal life. Verse 9, everyone who goes on ahead and does not abide in the teaching of Christ does not have God. Sa 1 John chapter 2 verse 23, sabi, John na naman to. Ano ba to? Teka, nagkakaglitch yung aking ano. Balikan ko lang, 1 John 2:23. Balikan natin. No one who denies the Son as the Father has the Father. Whoever confesses the Son has the Father also. Let what you heard from the beginning abide in you. If what you've heard from the beginning abides in you, then you too will abide in the Son and in the Father. Kung nananatili yung mga turo, yung mga natutunan natin, ang pag-ibig, ang katotohanan. So this is very clear na sinasabi dito kung sino man, sa Tagalog, pakibasa sa verse 9. Hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo, kundi nagdaragdag pa dito, ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ulit. Ang hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo, kundi nagdaragdag pa dito, ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ang sino mga natili sa katuruan ni Kristo ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Yan, ang bigat ng sinabi, if everyone who goes on ahead and does not abide in the teaching of Christ does not have God. Doon pa lang clear na, na hindi ito mananampalataya. Kaya sinabi niya, no, huwag niyong sayangin yung pinagpagura namin. Prove that you are a believer by walking in the truth and love. Because if you go on ahead, whatever truth na alam mo ngayon, whatever learnings na alam mo ngayon, pero hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos, which is practicing love, abiding in Him, obeying what He said, baliwala lahat yon. Sabi dito, who does not abide in the teaching of Christ does not have God. Whoever abides in the teaching has both the Father and the Son. Sa Tagalog, yung nagdaragdag pa, no? Binanggit. Hindi na nga nanatili, nagdagdag pa. False teachers, no? Yung mga false teachers, hindi lahat sa pulpito tumatayo, ha? Yung iba, nasa ano lang, mga nag-influence lang, nagbibigay lang ng mga unsolicited advice na theological. Hindi kinakailangan lagi na a man of influence a man in the position in the pulpit, hindi lagi ganon. Basta ang kina-qualify doon, nagdadagdag siya, nagtuturo siya ng kabaliktaran or nililihis niya. Yan. In verse 10, if anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house or give him any greeting. Verse 11, hanggang 11 pala, no? For whoever greets him takes part in his wicked works. Ito ay napakalaking warning sa atin. Paano yung mga kumakatok sa pinto, di ba? Paano yung mga Jehovah's Witness or Mormons na magsishare lang po kami. Sabi, wag niyo silang, sabi dito, if anyone comes to you and does not bring this teaching, pumunta sa bahay niyo, pumunta sa inyo, wag niyo papasukin. Do not receive him to your house or give him any greeting. Bakit? Because kapag ginawa daw natin yon, tayo ay nagtitake part sa wicked works. This is a principle na pag meron kang hindi ina-agree sa, especially in the gospel, in the teachings of Christ, especially sa mga talagang mali, no? Yung mga false teachers, sabi ni John MacArthur, condemnation, not conversation. Kung kakausapin man natin sila, ang sasabihin natin sa kanila ay magsisi sila, repent of their sins, and tell them kung ano yung mali nilang tinuturo. We should not give them an opportunity to speak their lies, to spew their lies, dahil ito ay dangerous. And we don't agree with them. We don't fraternize with them. At the bare minimum, kapag ang kapatid ay nagkakasala, di ba? We don't tolerate them. We don't agree with them. Kaya nga may part sa church discipline na ina-excommunicate, or kung church discipline man na na-excommunicate, sabi doon,
tratuhin nyo sila parang hindi mananampalataya. Bigat nun. Kailangan nila kasi maramdaman yung bigat ng kanilang pagkakasala kung sila ay talagang kapatid. Pero kapag sila ay talagang false teachers, have nothing to do with them. Ignore them. Kung papansinin nyo man sila, rebuke them and tell them yung mali nila. So, itong first part, 1 to 11 ay napakaganda dahil parang ni-review lang no yung first John, yung buong first John, encapsulate siya at sinulat. Tapusin ko na to hanggang sa 12 and 13. Though I have much to write to you, I would rather not use paper and ink. Instead, I hope to come to you and talk face to face so that your joy may be complete. Ginamit niya yung our joy will be complete in first John chapter 1, no? Sa greeting pala, hindi lang chapter 1. Binanggit yun doon. Ginagawa namin to, sinasabi namin to sa inyo what we've heard, what we've seen, what we've touched, so that your joy will be complete. Ito rin, gusto niya face to face, maharap ang mga kapatiran, the elect lady and her children, whether personification lang ng church yun or talagang literal na babae at ang kanyang mga anak. Ang gusto niya mangyari is personalized, may face to face, meaning kahit si John nananabik siya sa fellowship. So, walang Zoom nito eh. Walang G-Meet. Tanda na rin siya. Oh. Sabi dito, sa verse 13, the children of your elect sister greet you. Again, ito, is this a literal sister at mga anak niya? O maaring church din na bumabati? Either way, wala akong makitang discrepancy kung ano man sa dalawa. Dahil isa lang ang sinasabi, binabati. At elect yun, mananampalataya yun. Ayan. So, doon po nagtatapos ang 2 John chapter 1. Yun lang. God bless po sa ating lahat.